Praise the Lord, mga minamahal. Bago ang lahat, ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang na mala Pastor Willie Estrada Almeda, beloved Mama Dear, at sa ating beloved children. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal. Lahat po ng naabot ng tinig na ito, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, magandang hapon na po sa inyong lahat, mga kapatiran na naririto ngayon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. 16 years back, mga minamahal, that was July 2005 nung ako po ay masave sa banal na ministeryong ito. Ngunit bago po yan, mga minamahal, napakagulo po ng aking buhay. Taglay ko po ang iba't ibang mga bisyo. And to name the worst one, ako po ay nalulong sa pinagbabawal na gamot. Sira po ang aking mga pangarap. Ang pangarap ng aking mga bagulang, lahat po yan ay nawalang kabuluhan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ako ay nagsumikap sa aking sarili. Sa ganang akin, nabaguhin ang aking sarili. Pero sumama po ako sa iba-ibang mga gawain. Hoping na magbabago ang buhay ko. Pero ang lahat ng yun, mga minamahal, it turns into nothing. Nagpatuloy lamang po ako sa paggawa ko ng hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit isang araw, mga minamahal, isang kapatiran, isang manggagawang nag-share sa akin, sabi ko, ano kaya ang sasabihin na naman nito sa akin? Ganun pa po ako magsalita noon, mga minamahal, nung ako'y wala pa sa gawain na ito. Ngunit, mga minamahal, yun na pala yung katotohanan dala-dala niya, mga minamahal. Naging sunod-sunuran po ako sa brother na ito. Kung anong sabihin niya, sinunod ko po ng sinunod. At hindi po ako nagkamali, mga minamahal. Ito na po ako ngayon. Lubos na pinagpala, binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, lumipas ang mga araw, buwan, humiling po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus habang ako'y nagpapatuloy sa paglilingkod. Hiniling ko po yung muli, kung kalooban mo, mahal na Panginoong, babalik ako sa school. And to make my testimony short, I was obtained my bachelor's degree in criminology and law enforcement. At pagkalipas lamang po ng isang taon, nagpahinga lamang po ako ng isang taon, nag-take po ako ng board examination. And in just one take lamang po, I was able to pass the board examination, mga minamahal. Grabing wisdom pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa inyong abang lingkod. Sa unang dalangin po yan, Mala Pastor with Estrada Almeda. Share ko lamang, mga minamahal, very brief lang ito. Day 3 ng aking examination, naramdaman ko po talagang nahirapan ako. Pakiramdam ko sa ganang akin, talagang parang hindi ako papasa. Ngunit ang mahal na Panginoon, walang imposible. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, lahat ng bagay sa iyo, kontrolado mo, mga minamahal. Yun po yung faith ko na inirelease sa ating pinakamamahal na Panginoon. 12 araw, if I'm not mistaken, lumabas po yung result. 1/4 lamang po ang nakapasa. Sa dami ng nag-exam, isa po doon ang inyong abang lingkod, mga minamahal. So napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, kung aking babalikan yung aking buhay noon, bago pa lang po kami sa gawain, kasama ko ang aking pamilya, patungo kami sa gawain, meron akong isang lumang motor na kasama ko yung dalawa kong anak. Patuloy ko silang kinakausap para hindi makatulog, baka mahulog doon sa aking motor. Andyan na sinisita kami ng mga alagad ng batas, mga minamahal. Ngunit sabi ko, mga anak, isang araw pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Totoo, mga minamahal, talaga pong pinagpala kaming lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mula sa kawalan, mga minamahal, mula po sa pagiging ordinary kong manggagawa, ordinaring security guard to be exact, ako po unti-unting itinaas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa malipat po ako sa isang kumpanya. Ito pong kumpanyang ito, hindi ko in-applyan. Hindi po ako nag-effort para mag-apply. Ang nangyari po ay kinuha po nila ako as a resource speaker ng isa nilang seminar. At sila po mismo ang tumawag sa akin kung gusto ko raw mag-engage sa kanila. Ang sabi ko, mga minamahal, kung kalooban ng mahal na Panginoon, mapapasa akin ang trabaho nito. And again, to make my testimony short, nakapag-engage po ako at hinawakan ko po ang dalawang posisyon. One department head sa isang department. Ako po yung department head doon. At isa pang department officer din po ako doon sa dalawa. So both of the two, hinawakan ko po yan. So napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At itong kumpanya rin po ito, mga minamahal, after 1 year lamang po, ay muli po akong itinaas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. That was
2020. So bago lamang po, September to be exact. Ako po ay napromote muli as operations manager ng aming kumpanya, mga minamahal. And mga minamahal, yung pong wisdom na pinagkaloob sa akin ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus in supervising and almost a thousands of employees is not an easy task, mga minamahal. Pero sabi nga, position comes great responsibility. So yung po lahat po, lahat ng bagay na ginagawa ko, mahal na Panginoon, pangunahan mo po ako sa lahat ng desisyon aking gagawin. And lahat po ng aking mga decisions sa aming mga empleyado, and lahat po yan guided ng mahal na Panginoon. At nagiging smooth po ang lahat, mga minamahal. So napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito. Hindi po ako nagkamali, mga minamahal. Lately lamang din po, mga minamahal, sometime in February this year, 2021, mga minamahal, ang sabi ko sa isang worker, that was Sunday, sabi ko, sis, ipag-pray mo ako. Interview ko bukas Monday sa isang universidad. Sabi niya sa akin, opo kuya. At nangyari nga po, dumating yung Monday, pagdating ko sa school, interview ko po, hindi po ako in-interview ng may-ari ng school, including the Dean of College of Criminology. Hindi po ako in-interview. Nung mabasa po niya yung aking sinubmit na documents or credentials, winelcome po ako kaagad sa kanilang universidad, mga minamahal. Gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Hindi ko inasahan, mga minamahal, na ako mai-engage sa isang college professor na even though meron akong regular job, but I'm doing this part-time. So hindi po ako nahihirapan because ginagawa ko ito, nasa bahay lamang po ako, yung aking pagtuturo sa kolehiyo. So yung mga pagpapala niya, mga minamahal ko, dito ko nakamit niya sa gawain na ito. Jesus Miracle Crusade International Ministry sa unang dalangin, Mala Pastor Willy Estrada Almeida. So na, mga minamahal, balikan ko lamang, dalawa na lang po ito, mga minamahal. Kung dati-rati, mga minamahal ko, ang aking pamilya sumasakay ng mga jeep, hirap po ang aking may bahay, maliliit pa yung aking anak. At so yun po, sabi ko nga, mga minamahal ko, isang araw pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon, ipinagkaloob po yun ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sometime in 2019, I was obtained my first brand new car noong 2019, mga minamahal. And sometime in 2020, I was decided to change on it. And I was able to purchase the first one. And I obtained again the new one. In 2020 po, na acquired ko ulit yung bago kong brand new sasakyan. So yun po, mga minamahal, maging tahanan, mga minamahal. Dati po wala kaming tahanan. Ngayon po, mga minamahal, pinagkaluban din kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng tahanan. Ito po ay nakatayo sa isang village sa dako ng Marikina. So lahat po yan, mga minamahal, hindi ko po ito sinasabi or inihahayag upang magmalaki sa ganang akin. Dahil lahat po ng ito ay kaloob, biyaya ng ating mabait na Diyos, ng ating mayamang Diyos, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. So mga minamahal, hindi ko na po pakahabain ang aking patotoo. At as I understand, we had the limited time, mga minamahal. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang aking pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord.